So ang ating gawa ngayon mga kaibigan ay magpapalit tayo ng automatic transmission fluid ng Toyota Yaris. So same lang ito sa Toyota Vios. So ang una nating gagawin mga kaibigan ay drain muna natin itong kanyang langis. So ayan yung kanyang langis ng transmission. So maitim na. So pagkatapos natin ma-drain yan ay tatanggalin naman natin yung kanyang oil fan para mapalitan natin yung kanyang filter sa loob. So kapag ganyan, pwede natin takpan. Makarata daw to kung pasakali. Nako. Ayaw nang pumasok. Ayan na oh, wala na. Dito na lang natin, sarahan na lang. Ayan, tanggalin na natin itong mga tornilyo. Ito ay 10mm. Ang titigas, oh. Baba natin konti itong mukha natin. Ay, makapersa. So, ito ay katulad lang ng Vios sa atin. So, itong kanyang transmission. So ang linagay na dito ay silicone na, hindi na yung gasket. Hindi na yung kanyang original na gasket, so linagyan na ng silicone. So ito kasi ay may UP. Ito UP oh. Tsaka dito, laki. Ay. Ah, ang higpit naman ng ginawa. Talaga naman. Wala na. Sige. So, ayan. Pag ganyan ay sikwatin. Kapag nakasilikon. Alalayan lang dito. Oo. Automatic yan. Tagatolo yan. Ang nipis ng kanya ano? Hindi maka diretso na lang muna makarata? Hindi, yung ano muna. Ah, sige. So ipakita natin muna itong kanyang oil fan. So yan yung kanyang oil fan. Ayan. So ito ay may UP dito. Pakita natin. Dito. Tsaka dito. So tatanggalin naman natin ngayon itong kanyang filter. Lapit ko lang para makita. So ito yung strainer. So tanggalin natin isa, dalawa, tatlo. Ayan, yung kanyang tornilyo. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. So, ibukod natin itong tornilyo dito sa kanyang filter. So, ito ay may dipstick. Tanggal na. Hindi ko kasi tinignan kung anong model. So, mamaya titignan natin kung anong model na ito. So yan. So ito mga kaibigan ay wala siyang o-ring kundi gasket lang dito yung asbestos. Yan, lilinisan lang natin dito yan at saka natin ilagay yung bagong filter. Okay? So gagamit tayo na ito pang kaskas. Dito. Kasi silicone na yung kalagay dito. Mag-ingat lang tayo mga kaibigan na hindi may scratch dito, no? So, huwag masyadong dinan. So, tatanggalin lang natin yung mga silicone na dumikit.
So, ayan mga kaibigan, tapos na nating malinisan. So, ikakabit naman natin ngayon itong kanyang strainer. So, ito yon. Ayan, so tatanggalin ko na itong kanyang plastic. So, lahat ng lalagay natin dito ay original. Ayan, may parts number yan. So, Toyota talaga yan mga kaibigan. Dito, ilapat natin ng maayos ito. So, ito mga kaibigan, ay ilapat natin ng maayos ito. Dito. Dapat maganda yung pagkalapat para hindi siya umigup ng hangin. So, kapag umigup ng hangin yan, ay yung ating transmission ay hindi maganda yung shift pa. Ito muna, hangin ko. So, mag-day delay yung shift niya. Pag may hangin na nahihigop. Wala. Ha? Ah, meron. Akala ko itong sinasabi mo. Meron ba dyan? So, ayan mga kaibigan, tapos na natin may lagay itong kanyang strainer. So, isusunod naman natin yung kanyang oil pan. So, lalagyan muna natin ng silikon. Ito na mga kaibigan, lalagyan na natin ng silikon itong kanyang oil pan. So, ang gamit natin ay Silfaking from Toyota. Ayan. So, ito ay recommended ko na maganda. Magandang klase ito mga kaibigan. So, kaya ka... Ito ang aking recommended na gamitin. So paki-comment nyo naman mga kaibigan yung mga gamit nyong silicone kung ano yung magaganda. So, ayan. Tapos na natin malagyan ng silicone. So, i-double check lang. Double check. So, isasalpak na natin mga kaibigan. Lapat lang natin na ganyan, daan-daan. Ayaw, lapat. Ano? Oo. So, kasama natin ngayon mga kaibigan, si Sir Abel. Ala. Yan yung ating... mabalasik na mekaniko. Yan yung nagawa yan ni... Pinagawa yan namin kahapon yan eh. Marami. Tukapun siya. Malalaman ko.
Wala ba sa chamba niyong dalawa? Hirap i-diagnose. Buti nga kung dasa lang yung diagnose natin eh. Pero sinabi ko ngayon sa kanila parang ano, connecting rod bearing. Pero kung connecting rod bearing yun, oo. Pag birit mo pa lang, meron na. Meron na yan. Kasi kahit naka-park yan, oo. Sa arangkada lang eh. Shaddat ata ang tinira nila? Shaddat ba? Eh, paano yung ano, yung dito. Panilinis ang bakat. Ah, bakat niya. Shaddat ka, panilinis na. Check din natin ito. Yan, good. So, ayan mga kaibigan, tapos na tayo dito sa ilalim. So, punta naman tayo sa taas. Maglalagay tayo ng langis. So, ang ilalagay lang muna natin dito for checking ay 3.5. Tapos, paanda rin natin. Tapos, i-check natin yung kanyang langis kung tama na yung sukat o hindi pa. So 3.5 lang muna mga kaibigan para hindi sumubra yung ating langis. So kapag makita nyo dito sa kanyang dipstick na kulang pa, so dapat kapag mainit yan, so hanggang dito yan sa pang-apat. Naklaro, ayan. Hanggang dito sa pang-apat yan. Uy, nag-autofocus. So ayan, ito ang ating gamit na langis ay T4. Okay? Ah. So buksan ko lang muna yung ating langis. So, ayan na mga kaibigan, nilalagyan na ni Sir Lascano. Ilapit natin. So, dito yan yung kanyang lagayan. So, yung mga may dipstick ka. So, ilalagay lang muna natin, 3.5. Tapos, papaanda rin natin itong makina. Tapos, mag-shift tayo ng drive at saka reverse. So, kapag mainit na, saka tayo mag-check ng kanyang langis sa transmission. So, itong gamit nating pang-check ay itong kanyang dipstick. So, dapat yan ay dito sa pang-apat. So, hindi kasi nagkapan dito sa may hat. Ayan, dito banda mamaya. Okay? So, walang problema kung lumagpas lang konting-konti. So, kapag hanggang dito na yung lagpas, hindi na pwede yon. So, kapag hanggang dyan, okay pa yan. So, wag lang palagpasin ng sobra. Ano, lagay na? Ano?
Oh, sige. Lang, saglit lang para makababa lahat. Wala pa, hindi pa nakababa to. Sabihin ko lang. Sige, start. So, ayan mga kaibigan, umandar na. So, painitin muna natin. Saka, pag uminit na, mag-shift tayo ng drive at saka reverse. Saka tayo mag-check dito sa kanyang dipstick. So, maingay yung kanyang belt. So, dito yan. Si Sir Lascano nasa loob. So, dito yan. Dito yung kanyang dipstick. Yan, pinapainit niya. So, mag-rev kayo ng 2,000 RPM. So, katulad dito, 2,000 RPM. Ayan. So, kapag mainit na, saka kayo mag-shift ng drive at reverse. So, yung gumawa dito, hindi pa nahigpitan to. Ayan, o. Pagpitan na lang natin. Pagpitan na lang natin mamaya. So, ayan na mga kaibigan. Nag-shift na siya ng drive at saka reverse. Na makikita nyo yung makina gumagalaw. So, pakita natin yung pag-shift niya. Ayan. Drive. Reverse. Drive. So, pakikiramdaman nyo rin yung transmission kung ayos yung kanyang hatak, yung shift niya o hindi. Reverse. So, kapag ganyan na nag-check kayo mga kaibigan ay ilagay nyo sa reverse, tapos i-check nyo na. Para yung fluid naka-circulate siya. So, kapag nag-check kayo kasi na hindi naka-under itong makina ay hindi nyo mati-check ng maayos kasi sobra-sobra yan. Hindi nyo nyan madidip. So, 3 kanina yung linagay natin. Oh, so, ayan. Yung 3. Ito sa pangalawa. Sumagas na. So, dagdagan natin ng kalahati. Automatic yan. 3.5. So, ito ay Toyota Yaris. Katulad lang ng Toyota Vios. Same sila. Sa kanyang transmission. So, mayroong ibang Vios na T4. Mayroon din WS. Yung kanyang langis. So, depende kasi yan mga kaibigan kung ano yung langis na recommended ng transmission. Check natin ulit. So, ayan. Okay. Okay na siya. Sige, Kuya Weng, shift mo nga ulit. Reverse. Ay, drive at saka reverse. Sige, mag-shift ka ulit. Nakababa ba yan?
basag ah. Check natin ulit. So ayan, good. So ayan, okay na. Okay na. Baba ko lang ha, para may gamo. Tsaka hindi pa naigpitan yung mga tornilyo dito, may mga nakalimutan siya eh. Wala pa naman akong kombi. Pitan ko lang to. Agas pa ata sa tubig. Yan. Okay na. Tara, katras mo na. So, ganun lang mga kaibigan kung paano magpalit ng automatic transmission fluid ng Toyota Yaris. Okay, kung nagustuhan mo itong aking video ay please paki-like and subscribe na lang. Okay, thank you mga kaibigan.